Nagsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. Araw na kung saan tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. At araw na kung saan tayo ay dumudulog para sa ating mga kahilingan at pangarap sa buhay. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak.
bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang, Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang, Kanyang ibinukod. Magmula sa langit, Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kaniyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig
kung ang katumbas naman ito'y ang kaniyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kaniya ang kaniyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga pong sa araw na ito, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilyang isang pamilya ng Diyos. Kaya nga tuwing Biyernes, tayong lahat ay nagkakatipon, unang-una para magpasalamat, para magpuri at magbigay ng parangal at luwalhati sa ating Diyos Ama dahil sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Tuwing Biyernes, tayo rin ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga pagkukulang, at sa lahat ng ating mga kahinaan. At higit sa lahat, tayong lahat ay sama-samang dumudulog upang iakyat sa langit ang ating mga dasal, mga panalangin at ating mga kahilingan sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mga kapatid, bago ko simulan ang humilyang ito, ay nais ko itong simulan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyo. Kung kayo po ang tatanungin, ano ang pinakamahalaga sa buhay ninyo ngayon? Uulitin ko po, ano? Kung kayo ay tatanungin, ano ang pinakamahalaga sa buhay ninyo ngayon? Sagutin nyo ng tahimik sa inyong mga isip. Marahil, iba-iba ang ating magiging mga kasagutan. Ang iba, mahalaga para sa kanila ang kanilang mga propesyon. Yung iba, mahalaga kapangyarihan at popularidad. Ang iba, mahalaga ang sariling pamilya, ang mga magulang, mga anak, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang iba, mahalaga makakain lamang 3 beses sa isang araw. Okay na. Yun ang mahalaga sa kanila. Ang iba naman, mahalaga ang gumaling agad sa kanilang karamdaman dahil napakahirap ang taong may sakit. Ang iba naman, mahalaga sasakyan, bahay, at titulo ng lupa. Yung iba, mahalaga
makapasa sa board examination. Kung mapapansin po ninyo, bawat isa sa atin, bawat tao, magkakaiba ang pinahahalagahan sa buhay. Minsan, ang pinahahalagahan natin nakadepende sa ating kalagayan o sa sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga madalas nating naririnig na kung ano ang laman ng iyong puso at pag-iisip, yan marahil ang iyong pinahahalagahan sa buhay. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ay tinatanong din tayo, ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kaniyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kaniyang buhay? Nakakalungkot po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto na marami sa atin sa panahon ngayon na gagawin ang lahat basta yumaman lang. Basta makamit lang ang kapangyarihan, ang lahat ng luho at lahat ng karangyaan sa buhay. Minsan, ipinagpapalit pa pati ang dignidad, pati ang dangal, at maging ang moralidad, makuha lamang ang lahat ng gusto sa buhay. Ang masakit pa, minsan, manghahamak at tatapakan pa ang ibang tao para makamit ang inaasam na pangarap. Sa ating ebanghelyo ngayon, maliwanag po tayong pinapaalalahanan na ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Uulitin ko, ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Ang tunay na buhay natin ay ang buhay sa langit, ang buhay na kasama at kapiling natin ang Diyos. At ito ang buhay na magtatagal at hindi mawawala. Kaya nga sinasabi sa Ebanghelyo, kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga sahalita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Ibig sabihin, kung sa lupa pa lamang hindi natin pinahahalagahan ang Diyos, paano natin siya makikilala sa langit? Ang buhay natin sa lupa ay ating preparasyon o paghahanda para sa buhay sa langit. Uulitin ko mga kadiboto, ang buhay na mayroon tayo dito sa lupa ay isang preparasyon o paghahanda natin para sa buhay natin sa langit. Kaya nga, kung sa lupa hindi mo pinapahalagahan ang Diyos, paano tayo magiging karapat-dapat sa langit? Kaya nararapat lamang na dito pa lamang sa lupa ay maging bahagi na ang Diyos sa ating buhay. At hindi lang basta bahagi, ituring natin ang Diyos bilang pinakamahalaga at pinakadakila sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi ko po itong ibinabahagi. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, kung may Diyos ka sa buhay mo, wala ka ng ibang kakailanganin pa.
sapagkat nasa iyo na ang tunay na yaman, hindi lamang sa mundo, kundi maging sa kabilang buhay. Sapagkat sa sinumang taong marunong kumilala at magpalaga sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, yun pa lamang sapat na. Uulitin ko, ang taong marunong kumilala at magpahalaga sa Diyos, wala nang ibang kakailanganin pa, sapagkat ang Diyos sapat na. Ang taong may Diyos sa kaniyang puso, kailanman wala nang kakailanganin at hihingin pa, sapagkat sa puso niya, nasa kanya na ang tunay na kayamanan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin sa Jesus, ang kaniyang anak, at matularan siya ng lubos. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapa sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga, sa pangangailangan ng iba, ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa tambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Tumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy tayong pinapaalalahanan na kapag ka ang Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nananahan na sa ating mga puso, wala na tayong kakailanganin pa sapagkat ang Diyos sapat na sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pahamakan at tiyak na kamatayan.
Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at busa, ikay kasama ko. Ang sabi ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraan taon, ay maaari na niyo pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Napalalahan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw, ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.